Get your mind and body rejuvenated with Monarch Montage, Skin Science and Medical Aesthetics, located in New York and Manila, bringing health and beauty wherever you go. From a simple Botox to a fat-reducing and muscle-mass-gaining EMSCult. For more information about their quality services and locations, call or text 917-633-7710 or email at monarchmontage@gmail.com. Monarch Montage, the beauty and health continuum. Popsies! Popsies LLC, also known as MP Entertainment, MP Graphics, 1803 Sales and Marketing, MP Skins, MP Shirts, and Popsies. Visit www.mariespanlilio.com. Call or text 908-906-9788 or email at info@mariespanlilio.com. As we speak with your favorite Filipino celebrities and inspiring people. This is the podcast for global Filipinos around the globe. This is Over a Glass or Two. Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. The number one online show in the East Coast. Your host, Jesse and J-Cats. Hello, hello, hello. Good evening po sa inyong lahat. It's Thursday night here in the East Coast. And so nga pala, sasabihin ko muna to bago ko makalimutan. Good evening po sa aming Dearest USA. At sa Pilipinas naman po, it's Friday morning. It's 9:30 a.m. Napakaaga. So good morning po sa mahal naming Pilipinas. Ngayon po, sorry, wala akong kasama kasi unfortunately, si J-Cats po wala pa din, but he's getting better na. So hopefully by next week or anytime, maybe Saturday, I'm not so sure, but pero makakasama natin si Jeka. So hopefully, anytime soon, nandito na siya. So pagtiyagaan niyo muna po ako for tonight. So, teka, ano ba ngayon? Anong araw ba ngayon? Thursday. Oh, nga pala, Thursday, no? Ano bang Tagalog ng Thursday? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Huwebes po ng gabi dito. So, sa mga, oo nga eh, parang, ha? Ano pang Tagalog nun? So, sa mga nanonood, ay bago po kayo matulog dito sa Amerika, manood muna po kayo. Kasi, for the second time around, nako, talagang, maraming nag-request po kay Miss Stargazer. Kasi ang dami talaga, alam mo, sa totoo lang, isa so sa hinahangaan namin ng mga na psychic medium. So, syempre, pinagbigyan po namin kayo ulit. So, marami tayong pag-uusapan. So, if you have any questions po na about love life, about positivity, about mga multo, or mga kung ano-ano pang mga things that are bothering you, please tune in. Andito na po si Miss Stargazer para sagutin ang inyong mga katangnungan. So ito po ah, bago ako mag-umpisa at i-introduce ko ang ating special guest, I would like to say hi to sa mga unang-unang nag-comment. Hindi ko pa muna makita yung mga unang nanood eh, pero yung mga nag-comment muna tayo. So Miss Ella Cruz waiting, andito na siya, malapit na.
Miss Cory Miranda. Hi, Cory. Hey, guys. Aba, nanunood. Sana pala inas kita dito. Alkasali ka sa akin. Miss Mark Ronquillo, watching from Tokyo, Japan. Hi. Bang loyo, Tokyo, Japan. Anong oras na ba dyan? Okay. VOV. Oh, si VOV naman, watching from Canada, our dearest friend. Sandra Subel, watching now from the Philippines. Shane, naku, ang dami, Tita Maha is here. Joyce, Given, Nelson, Ram is here. Hi, Ram. Joyce, my God, Joey Esteves. Hello, Tita Star, watching from the Philippines. Mark Ronquillo, Friday AM na po sa Pilipinas. 10:30 AM ba? Hindi, 9:30 AM pa lang sa Pilipinas. So, okay, samahan nyo muna kami habang kumakain kayo ng breakfast nyo or nagsastart pala kayo ng breakfast nyo or you're on your way to work kasi maririnig nyo po ito sa Spotify, sa iba't ibang audio platform. Oh, ito na po, i-introduce ko na ang ating special guest for tonight. Pero before ko pala i-introduce, sa Japan pala, sorry Marka, Japan pala yan. Oo. So before ko introduce ang ating special guest, I would like to say thank you to Miss Ate Pilar. Ate Pilar, thank you so much. Oo, maraming salamat kasi pinakilala mo sa amin si Miss Star. Hindi lang kami actually hindi lang psychic yung na-meet namin, isa pang kaibigan, matalik ng naming kaibigan dito sa show. Salamat Ate P, love you. So anyways, ito na po, i-introduce ko na ang ating special guest for tonight dito sa US and morning naman dyan sa Pilipinas. Okay, we are honored to have our special guest for tonight for the second time around. She's one of the most sought after psychic mediums in the Philippines. She's a radio anchor of DZMM Teleradio and a popular online show, Pinoy Vibes and TFC FYE channel on Kumu. Airs every Sunday, 8 p.m. to 11 p.m. Philippine time. Guys, hindi ko na po patatagalin. Please welcome, for the second time around, paranormal expert, spiritual medium, and life coach. Walang iba kundi si Miss Stargazer! Woohoo! Magandang umaga, tanghali at gabi sa lahat ng ating mga TFC subscribers at Pilipino all around the world. Yan. Sa Pilipinas, 9:30, di ba? 9:30. Yes, 9:30 a.m. Oo, but tapos sa inyo, 9:30 p.m. Tama. Oo, 9:30 p.m. naman. So kami naman pwedeng mag-wine. Ikaw naman natin, Star, anong iniinom mo? Ay, ako buko. Buko juice. Fresh. Lang sa puno. Yes. Sa puno? Alam mo, sa totoo lang. Kasi I remember the last time we had you on our show, sa sobrang na-excite kami ni Jcas, we forgot to welcome you. Tapos nagkwentuhan tayo. It was like in the middle of the show, na mga 30 minutes na ata or longer. Tsaka ko palang naalala kasi nga na-mesmerize kami sa'yo. Okay, teka, bago ko makalimutan at magkwentuhan tayo ah. Siyempre, kailangan muna, kumuna kita, hindi ako sanay na ako mag-isa eh. First time ko ulit. Actually, this is the second time na mag-isa ako. Pero sige, si Ate Star naman to. So, special ka. Go! Okay, sa sambayan ng Pilipinas po at sa aming dearest USA, let's all welcome Miss Stargazer. Welcome to Over a Glass or Two. Welcome, Miss Star. Ayan. Oh, ayan. Teka, Miss Star. Sa susunod nga, gagawa ako ng buko juice na may vodka. Sabay ganun eh, no? Ate Pilar is here. Okay. Magandang umaga, te. Oh, ate, teka, sandali. Kailangan pa natin mag-photo op. Para namang ano, may proof na in-interview kita mag-isa. Okay, picture te. Raise mo na yung iyong magandang glass. O, ayan. Okay, 1, 2, 3. Ayan. So, te, kwentuhan na tayo. Oo. Ay, sabi ni Miss Presley Ramos. Okay. Oo nga, sabi ni Miss Presley Ramos, wow, buti nakaabot ako. Dito ako sa hospital habang hinihintay ng doktor watching. Thank you so much, Miss Presley, for watching. O, ayun. At isa, te, kasaglit. Ang ganda naman ng background mo. Nasaan ka ngayon? Ako ay nasa Antique. Antique ha, akala mo probinsya pero nasa Antique tayo. This is our vacation home. This is where my father, I wasn't born here, pero this is where I studied for 3 years. So, high school, third year, fourth year, elementary, parang grade 6. Yan. Grade 5, grade 6. Yan. Oh, wow. So, ang gandang sosyal. I was yayamanin.
Ano te? Magulang lang, magulang. Magulang lang. Diba sa Antique? Wait, Antique is how far is Antique from Manila? From QC, actually. It's the Panay Island, no? Okay. So, it's a strip of land, kasi ang tawag nila sa Antique is where the mountains meet the sea. Ibig sabihin niyo, yung mga mountain ridge, no? Katabi lang ng dagat. So, mahaba lang kami na nakadikit lang din ang dagat. Tapos, sa ibaba is Iloilo and then you have Aklan. Yung malapit na rin kami sa Boracay. We're just about 4 hours away from Boracay by land. Three hours and a half. Yan. Ang susyal. So, wait. Yes. I'm expecting pupunta ka ng Boracay after this. I know. No. Iba. I'm here kasi to add more videos dun sa aking YouTube channel at saka sa aking ginagawang bagong programa rin with ABS. No? So it's also with, probably with Kumu. No? Nagsushoot pa kami ng mga nakakatakot. Ang dami pa rin kwento dito. At saka dito kasi yung mga nakakatakot, may mga witnesses. Kaya mas gusto ko yung may witness na ibang tao. Yan. Oh my God, wait. So, yung chine-check mo dyan, of course, aside sa content videos for your YouTube, right? So, mayroong mga multo? Mayroong mga unfinished business na... Mayroong! Oh my God! Madami yan dito. In fact, our own home dito. Oh, this is a very nice place. But, you see, we are in the middle of a rice field. Kasi, merong, yung bahay talaga namin, sinadya namin to sit kasi it's a... one something hectare plus another hectare, pero nasa gitna kami. Para at least malayo kami sa tao. Kaya dito, walang ingay. Yung paggabi, nakakatulog ako dito. Unlike in Manila, I usually sleep at 3 or 4. Here, I sleep already at 10 p.m. Kasi nga walang tunog, kundi cricket. Oo, very peaceful, no? Pero tisaglit... Wait, alam mo na curious ako doon sa sinabi mo, ha? Natakot tuloy ako. Kasi mamaya tatanungin ko yung mga nangyari sa... Nangyari nung when we went to Bold Castle and tsaka yung kay Jekas, no? Ewan ko kung namaligno ata ang bakla. Pero so wait, so ngayon nung nagpunta ka diyan, how long have you been staying in Antique? Ay, kararating ko lang nung Wednesday. So I'll be here for about 3 weeks. Oh, so na feel mo ba 'te yung ano, yung presence ng mga may yun mga ghost na mga spirits na may unfinished business? Actually, alam mo, dito kasi, dito sa bahay namin, there's one room specifically na parang hindi makatulog ang tao. Kasi syempre, di ba, when we have visitors, we allow our rooms to be used naman din. No? Yes. So, yung room ko, parang merong laman, parang merong ayaw magpatulog dito. Kasi, may ibang mga tao who will sleep in my room unless I'm there. Hindi makakatulog sa room ko. Tapos may feel sila na parang hinihila yung mga kumot. Yun, ganun sila. Oh my God. Oo, so wait, ikaw na-feel mo yun? Na-feel mo? Hindi? Kung may ari ng room, parang pag ako nandito, they respect me. Parang ganun. Oh my God. Do you see them? I mean, kasi I know the last time you mentioned, the last time we had an interview with you, you said like you feel them and... I can see them, yeah. You can see them. Pero now that you're like, you know, like you just arrived last Wednesday, ilang days ka na? Mga 3 days na. So, nakita mo sila? Actually, I do. But for me, kasi they're nature spirits. Kasi all around us are puno eh. We have mangoes, different trees, lansones. So, possibly, siyempre, huwag mo nang pakialaman. And I talk to them. I just say, dyan lang kayo, huwag kayo manggugulo. Tapos there was a time na, the other, yung first night namin, Wednesday, narinig ko dun sa may bintana. Parang may nag-check out sa amin. Parang chine-check out kami. Na spirit. So sabi ko sa anak ko, may baon akong St. Benedict, di ba? So sabi ko, pakilagay nila sa bintana. And then tapos wala. Ganon lang yan. May stalker ka, ate. May stalker. May gusto ata sa'yo. Actually, may kwento yan eh. My mom, nagkwento yan sa isa sa mga, hindi pa namin napapakita sa YouTube, ano? So we're trying to get the copy of that para mapakita yan sa bagong programa. How she made kwento that there is a parang portal dito ng mga enchanted beings. Yan.
What do you mean by enchanted beings? You have mga maengkanto. Yan. Ang dami. Kasi nasa gitna talaga kami ng palayan. So, ito ha, Miss Star. Meron ako ting, ano, I'm just curious. So, every time, kasi di ba uso ngayon, anywhere around the world, yung mga Airbnb, yung mga VRBO. So, question. So, since, syempre, yung ibang houses doon na most of the time, hindi naman yung mga owners doon nakatira, di ba? So, for renta lang. So, there are times that every week, especially pag summer or, di ba, mga peak season, laging may tao. Pero usually, weekend yan eh. Weekdays, wala. So, pag pumupunta ka ba sa mga ganun, what are the things that you're supposed to bring? Kasi ngayon parang mga, yun sabi nga ni ate, mga elementals, kasi medyo ako parang natakot na ako kasi the last time we went to Bold Castle, na-feel namin yung ano, ako kasi diba, the last time, if you remember, sabi ko nakaka-feel ako, alam ko kaagad na meron, na-feel ko, nagpaparamdam, nararamdaman ko. Pero meron ding ibang bahay na wala. Pero, so, ano yung, sa lahat ba ng bahay meron? And how can we prevent, you know, those spirits to interact with you? Kasi, mahal mo papagtripan ka, tapos something will happen. Ang dami-dami nyo pa naman dun sa bahay. So, what are you supposed to do? Siyempre, bakasyon ka ng bakasyon eh. Ayaw mo mag-hotel. Gusto mo naman Airbnb para mas madami. It's cheaper. So, paano? Yeah. Before, hindi pa uso ang Airbnb, no? When I go around and then I stay in hotels, the first thing that I do is cover the mirror. Remember the mirror? Pagpasok mo sa hotel, di ba, usually may dresser yan. Di ba, may mirror? Okay. Yes. So, tinatakpan ko yan. Okay. Para hindi ano. And then, ang ilaw, well, I leave a light on at night. No? Hindi yung totally dark. Kasi this is something na you don't know. Baka mamaya meron dyan. Kasi nga, bihira kasi hindi naman 24/7 na every day of the year merong nandiyan. Saka respetuhin mo rin. Pero kung medyo mapapansin mo naman eh na yung spirit hindi maganda, there would be kabog dito. Saka para kang kinakabahan, na para kang takot na takot. Okay? If it's a good spirit, mapapansin mo, I know there's something but I'm not scared. It's like something like I can feel, but there's no parang palpitation or kabog. You feel warm. Feeling warm means it's a good spirit, no? Kasi ang basis kung good or bad yan is you can do it yourself. You can feel, okay? Pero wala kang third eye? Kasi yung may mga third eye, it's easier for them, eh. So what if those people has no third eye at all? Well, there are people that who are basically very scaredy cats, no? So they would be scared at anything, right? Yes. Even if hindi mong ipis lang yan. Si Direk. So, parang takot na. So yung mga taong yan, hindi yung makaka-identify kung good or bad, no? But for people, most people naman can feel whether, are you scared? The first thing that you're gonna ask is, are you scared? If you're not scared, then it means I can feel there's something. Tumatayo lang balahibo ko. But there's something warm. Kasi if the spirit is good, magpaparamdam yan sa'yo na they're good. They're okay. They will make you welcome. They will make you parang feel at home dun sa place nila. Yun. Oh. So, for example, ito lang. We went to Bold Castle. Kasi gala ako, alam ni Ate Pian eh. Like almost every other week, nasa different places kami. So, mayroong places na parang wala akong nararamdaman. Pero yung last time na pinuntahan namin, meron kasi grabe talaga yung left and right. Like everywhere I move, may nararamdaman ako. Pero yung ibang friends ko, wala naman. So, tapos meron kami isang parang psychic din na tita-titahan ko na sabi, mag-offer kayo. Tapos lagi daw dapat magtatabi-tabi po. So ano ba, is that, sabi nga namin eh, Diyos ko, sa US, seryoso? Pero is that, ano ba, ano bang difference? Kasi sa ginaganong ko nga pag may nagsasabi sa akin na, huy, magtabi-tabi po kasi ko, ano ba yan? Mami ko ginaganong ko, ma, pang Pilipinas ata yan. Pero parang feeling ko, I think it doesn't matter if you're in the US or anywhere around the world. I think you have to ask parang just to tell them that, hey, we're here, we're not here to harm you. Okay ba yun? Or mag-offer? Kasi nag-offer kami ng food eh.
Ganito ha. Offering kasi means you're patronizing them. Okay? So, sa akin na I have the gift and I was honed properly by a priest, no? Ang puntos nun kasi, if you patronize them, for example, kasi hindi mo, kung nakikita mo yung spirit, baka mamaya ang pinapatronize mo, inooferan mo ay evil. Okay? Mali din eh. That's a wrong, para sa akin, na my opinion. Sa turo ko, when I do my lectures, I always tell people, do not patronize the spirits. First, because if you cannot see them, be careful. Because you don't know whether they're good or bad. But if you can see them, there's also a process that they camouflage. They camouflage that they're good. So you really have to be careful in looking at, yan yung tinuturo ko sa courses ko, how to see and test if the spirit is evil. So, mabigat na usapin na yan. But let's be layman lang. Dito lang sa level na layman's term lang, yes. Okay. So, dapat dyan, you could shield yourself and then communicate. Sabihin mo sa isip mo, I'm not here to disturb you. We are on a tour or probably can I stay? Asking permission. Yan, tama yun. Can I stay? I won't harm you. Yung ganun lang. I won't be, I will not be offensive to you. I will be quiet. Kailangan gagawin mo kung ano yung sasabihin mo. But to offer food, you don't even know whether they are elementals. Elementals are the ones who like food. Mga, sabi mo na mga duwende, ayan, yung mga engkanto, yan ang mga gusto nila ng food. But what if it is a soul or a spirit that has been here for a long time, yung mga unfinished businesses, mga earthbound souls, you don't offer food because they won't take food because they have been human beings for a long time. So what you do is just shield yourself. You have to shield yourself properly. And then put the white light around you. And then you have to pray. Oh, whatever, kung ano man religion mo, kung ano yung prayers na pwede sa'yo of protection, ask for protection and guidance. Okay? So, hindi tayo basta-basta rin, for example, mag-iingay. First and foremost is that they're scared, they take offense if you are too noisy. Remember, kaya nga sila nandyan because kung bihira lang. Tatawa nito si Greg. Ba't natawa si Greg? Si Jekas, oo, mami, kukwento ko kay Jekas. Okay, go. Okay. Yan, ha? Nasabing sa'yo, yung parang pagdating mo, get away, blah, 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 blah. You don't do that. You have to respect. Di ba parang ikaw may bahay ka? Pag dumating ang isang guest sa'yo, di ba ayaw mo rin ng loud? Yung parang tipong hindi niya alam kung may natutulog dyan, hindi niya alam. So you have to be very, very, you have to respect the abode. Okay? So, pag kanya, iba kasi meron kasing false advices na kailangan nag-iingay ka, kailangan ganito ka sa isang lugar. Pwede ka mag-ingay kung yun na yung lugar eh. Kung sa yun na yung lugar, di mag-ingay ka. Oh, if you own it. Yes, yes. If you own it. Ownership ang tawag doon. So, kasi doon ka na tumitira. But if you are just visiting, if you are just renting it out, all you have to do is just be quiet and just commune with the spirit and say, I am here, I will stay, can I have a peaceful stay? Let's agree to that. Pero, okay, this time may kumitanong ako ha. Okay. Anong nangyari kay Jay? Kasi ba na-mention ko sa'yo? O yung mamaya, ay nako, Rochelle, mamaya babasahin ko yan. Importante yan. Ang daming-daming mag-comment. Kay ano muna kay Jekas? Tapos punta tayo kay Rochelle kasi napaka-importante nung kay Rochelle, Miss Rochelle Barameda, ng napakaganda mamaya. I will read your comment. Okay, Jekas, kasi may dalawang separate na yung psychic na yung tita-titahan ko. Actually, I ask you kasi yung na-busy ka rin pero sabi mo, sige, we'll pray, ganun. But I ask, nung nandun kasi kami, nagtaka kami pagbalik namin galing Bold Castle kasi we stayed there for 4 days eh. The following day, hindi siya nakakita. Tapos, dalawang nagtatawas. Dalawang psychic ang nagsabi na they don't know each other. But they said that may spirit, same ang sinabi, nabwisit sa kanya, naingayan sa kanya sa tubig. And Jekas was so loud while nagsiswim doon sa swimming pool. I think, now that you mention na, kasi inofera namin yun, and the following day nagswim sila. Now that you mention that, so parang na-feel ko na in-acknowledge siguro namin sila that they were there.
Kasi ako alam ko na eh. Hindi ko naman sinasabi sa kanila. They took power over you. Kasi you admit o kaya you submitted yourself to them. Ganon. So parang dapat hinausap lang. And you know, actually yung pagiging maingay na yan, sa totoo lang, may pros and cons yan. Okay? Sabi ko nga, mag-iingay ka. Like in your house, there's a spirit, you feel that there's something stale or stagnant dyan sa lugar mo. Ingayan mo para at least hindi sila papasok or magsistay sa bahay. I saw the comment of Rochelle Barameda. Shell, yes. I miss you. In fact, I wanted to talk to you. Yes, during the time of Ruby Rose, naalala mo, hindi lang yan, naalala mo, Rochelle, na nung kinakausap natin si Ruby Rose, nag-flicker yung light. Diba? Tapos ikaw pala yung sinabi niya. Okay, ako, okay. Oh, I have been wanting to talk to you for a long time kasi wow. It's about a book. Yeah. So, you are one of the cases na talagang, diba, I told you that it is inside a farm, but it's not a farm. I see a tree, just a tree, so it's parang not a farm. I can see there's no more energy coming from her. And then, di ba, medyo si mom mo, medyo na-offend kasi nung sinabi ko yun, di ba? So, and then, maraming angulo na sinabi dyan sa case niya na Kesho, she ran away. You called me up and I said, no, she did not run away with anyone. Tapos, kung sana may magsalita na isang tao. And that's when, ano, it happened. Rochelle, I really want to get in touch with you. Yan, sige. So before anything else, ibabasahin ko yung ano, babasahin ko yung yes, yung babasahin ko yung message ni a comment ni Miss Rochelle. Sabi niya kasi guys, if you wanna know the story, of course aside from you can research on it, but Miss Rochelle Barameda like shared the real story with us during our interview with her. So panoorin niyo po 'yon. I-scroll niyo po sa Over a Glass or Two and grabe maiiyak talaga kayo. So ito po yung comment ni Ms. Michelle Barameda. Hi, siya yung sinasabi ko na nagsabi na nawala na si Ruby at nakabaon siya nung hinawakan niya yung pillow ni Ruby. I love her. My God, alam mo nung nabasa ko 'yon while you're talking, Miss, hindi kilabutan ako kasi we were crying while Ms. Rochelle was stating that story. We were like goosebumps and crying all that. Tapos biglang, hindi niya na-mention na ikaw pala yun. Wow! How was it? Tell us nga, kwento nga, Miss, ano, if you don't mind, Miss Rochelle, no, of course, hindi naman yung lahat ng mga details. What was the first thing that you felt when you touched the pillow of Ruby Rose? Okay, first kasi, I was kind of hesitant in handling that case. But it was Julius Baba who really asked, sige na, please. Oo. I-entertain mo naman si Rochelle. So finally, I said, she came, Rochelle. She came with her mom. No? And then, yun nga, the pillow was there. And then I touched it. And I, hindi ko alam at first, you know, sometimes when you do these cases, you also get emotionally involved. Like when I touched the pillow, I knew she was gone. No? How do you break that to a mother who's hoping na kinidnap lang yung anak niya? How can you break that news? Sometimes doon naglalaban yung truthfulness ko sa pagsabi ng ganito at saka ganyan. So, kailangan dahan-dahanin mo. So, I feel, sabi ko pag gano'n, I feel that, and marami akong pasakali noong time na yon. So, ang dami, sabi ko, finally, sige na nga, sabihin ko na nga, na parang feeling ko nakabaon. Parang gano'n, nasa ilalim or something. Which happened nga. Na, kasi sabi ko noon, alala ko, this is naalala ko if Rochelle remembers. Sabi ko, it looks like a farm. But it's not a farm. It was a fish farm. Tapos sabi ko, may nakita ko isang puno. And actually, Rochelle, if you remember, nag-usap tayo kung paano tayo kukuha ng search warrant. Sabi ko, nasa loob ng property nila. So nahirapan tayo kumuha ng search warrant kasi nga walang evidence or walang ano to pinpoint eh. Kasi that's the reason why tumagal. Kasi hindi sila makakuha ng search warrant. Rochelle came back to me and said, wala, hindi kami makakuha ng search warrant. Until meron lumabas na kwento that she ran away with someone. Sabi ko, that's not true. Itataya, ito ah, very words ko to Rochelle. Sinabi ko to sa'yo. Itataya ko ang credibility ko. Aalis ako sa ABS kung
kung tumakbo, may kasama siya at buhay siya. Sabi kong ganun sa kanya. So, I remember those. Kasi, why, bakit hindi ko mag-letter? Kasi Ruby Rose keeps on coming back to me at sinabi ko sa kanya, ikaw nang gumawa ng paraan na para makita ka. Kasi kapag ikaw ay isang psychic medium, the spirits, basically as a clairvoyant, spirits come to me and ask for help. They ask to be prayed for or meron sila unfinished businesses. And probably that's one of the missions that I have in life, is to be bridge between the physical and the spiritual or the spirit world. Ibabridge mo yan. Ako yung sa gitna na ipaparating ko yung mensahe sa kabila, whether maniwala sila o hindi. So, Jessie, when I felt that, sabi ko, Ruby, I know you're here, Ruby Rose. Why don't you do something na makonsyensya yung ano? And then, yun na nga, after a while, yun na nga, may lumabas at nagturo. Sabi ko na eh, kasi I could feel her, yun may naka, ano, may nakabusal, basta nasa loob siya, yun. And I remember, Roselle, we still talked even after nung makita na si Ruby Rose, nag-usap. And then after, hindi na kami nagkausap. That's why I was trying to get in touch with Roselle. Oh my God. Yeah, I was actually, Rosella, I was about to ask you, kasi actually I asked Sherry, si Sherilyn Reyes, she's a good friend of mine, na friend din ni Rochelle. Something happened, so hindi natuloy. So kanina nagagano kami, si Rochelle kaya i-ask ko. Tapos sabi ni oo nga, sabi ko nakakaya, hindi kaya, kasi close ako kay Shay. So sana pala in-ask ko, kasi talagang i-ask ko na si Rochelle na to sit down with me as to, you know, guest host. My God. Oh, Rochelle, baka nakaayos ka dyan. Gusto mo sumali? So, grabe. So, yes. Yung, alam mo, ang galing, kasi hindi ko in-expect na, kasi she was, Rochelle was telling us the story. Tapos biglang ikaw pala yun. Nakalimutan ba yung pangalan ko? Wag na muna. Hindi, tsaka, it's not just, I'm sure hindi lang ang case ni Rochelle ang, you know, nahulaan or yung psychic reading power mo. Diba? I'm sure there's so many, right? Because I'm sure a lot of people here, kasi ano dito si Dorothy, my friend, si Cake, kinukulit na niya ako eh. Pakilala mo ako, tayo pakilala. Yes, Cake, pakilala talaga kita. Pumunta ako dyan next year. No, actually, she's from the Philippines. So she's been dying to meet you. Yes, she's been dying to meet you. So I'll introduce you. Because just to be clear, so Miss, kasi yung ibang hindi pa nakapanood nung mga first interview namin. So si Miss Stargazer is not just like a psychic medium. You also you have a lot, you abundant of talent. Ang dami talaga. Right? Like you can do readings but ang question ko ngayon para marinig din ng lahat na, let's say whenever you read, that person has to be physically there, right? For you to feel and to touch. Okay. Well, although I'm giving in already to technology, but syempre iba yung pag nakaharap. Mas accurate, okay? Yes. But then, the pandemic really pushed us against the wall. So, reading a person from afar is kind of different and kind of difficult. So, when it's difficult, you exert a lot of energy, a lot of effort, put in a lot of energy in trying to get the vibes of that person. Now, if you try to get the vibes of that person through an internet, okay, so nag-messenger video kayo or something, may nafi-filter eh kasi ang daming dumadating na ibang energies din. So, at the end of the session, usually I could not take two or three in a row because I would be too drained. Kaya, it's kind of difficult for psychics unless talagang napaka-importante. Pag napaka-importante, I give in. Lalo na kung depressed yung tao, suicidal, or sabi mo, tulad niya, may cases na mga ninanakawan or murder cases. Talagang I give in. So sasabihin ko, sige, let's set this. It's my call. You have to be the one available when I feel I'm okay. Kasi, okay. Yeah, Jessie, there are a lot of people who
use cards, no? And you have Hongsoy, you have tarot card readers. They use cards. And hindi lahat ng tao gifted with using nothing. I usually use nothing. I just look at you and then I talk. Sige, chika lang ako, chika. Kung ano nakikita ko sa aura mo. It takes a lot of effort nga looking at the person's aura through ito, no? So, pwede naman mga ano, but I choose eh. Ako sino yung madali-daling basahin. Kasi minsan, we close our energy, we close our aura, parang sinusubukan ninyo yung psychic, tapos pahihirapan nyo. Huwag sana. Exactly. Kung talaga, oo, kung talaga intention mo guidance, be open, receptive, para makuha ko kaagad ng energy. Not necessarily talk, ha? Because I don't want people talking. I want them to listen to me. You just shoot the question and I'm going to answer. This is what I see. Ganon. Kasi iba fishing eh. Nako, fishing. Yes. Oo. Mag-iingat ang mga tao sa fishing. Actually, ang fishing expedition tawag namin. Sasabihin niyan, Jessie, mahilig ka ba sa ganito o ganito, ganyan? Meron bang ganito? Tatanungin na niya yung mga kung ano yung background mo. Tapos dun siya mag-re-reading sa background mo. You call that fishing expedition or nagagawa ng cold reading. Yung batubag sa lagi. Very vague. Marami no? Ganyan. So, what I do is, I really become, lalo na pag nararamdaman ko, sinusubukan ako, that's the time I become very, very detailed. And pag detailed yan, you won't like it because it will even reach the core, yung mga tiyatago mo secrets, I can tell you. May ano ako eh, kasi tinuruan ako paano maging ethical. Tinuruan ako para hindi magyabang na may alam ako sa'yo. Kasi hihintayin kita, Jessie, to tell me something that your secret. I don't want to be intruding. Kasi parang intrusion yan eh. That's your private life. It's true. If I'm going to be too detailed about certain things, parang na akong bastos nun eh. Kasi you're not allowing me to enter. Even, joke lang to, awe, sample lang. For example, kung kumakain ka nakakamay, sasabihin ko, upa class-class ka pa, pero lagi ka naman nagkakamay. Parang ganon. So, something to that effect, yes. Yes, something, yan yung pinakasimple. So, parang bibigyan naman kita ng chance to tell me what you want. Kasi there are things that are not even important that I see, and then hindi kailangan ibubulalas ko sa'yo or I'm going to reveal so that people will, galing-galing niya, ganong-ganong-ganong. if there are things that are not needed, I won't say a thing about it. Why? It's not because I don't have anything to prove to you, Jessie. If you want, we stick to what you want. If you want this problem to be solved, sige, pag-usap ka sa akin. For example, pag-uusapan ng isang tao, isang nanay, may problema sa anak, pag-usapan natin. Yun. Tapos sasabihin niya, kasi ganito rin asawa ko, pag-usapan natin. Pero, kung hindi na mahalaga ang ibang mga detalye sa buhay niya, huwag mo ipapasok kasi doon ka muna mag-focus kung ano yung kanya. Problema. Yes. Kasi marami sa mga fortune tellers or mga bagito ngayon, they don't even know whether is that gonna help the person? Is that, it may help yung credibility niya, sasabi ang galing-galing niya, but do you have to think, are you contributing to the positivity of a person? Diba? Sabi mo, o ang sama na ugali mo, you can always say it na, okay, bite your tongue, o kaya bawasan mo yung ganito para people can love you because you're a lovable person. So, diba masarap ano yun? Pakinggan. Mas masarap pakinggan, instead of like being brutal. Straight to the point. Pwede naman tayo straight to the point. I am very straight to the point. But at the end of that straight to the point, I will tell you a positive phrase. Oh. For you to achieve mo yon. Okay? Para sa akin kasi, hindi yung sasabihin ko mamamatay yung ganito, ganyan, ganyan, ganito, ganyan, ganyan. We can never play God. If I remember Father Bu always telling me, yung sinasabi about comes with power comes responsibility. Iba ang phrase na doon. Never play God. Never play God. Even if they see the cards, the, diba, may mga death cards. So even if you see the death cards, you
kumbaga, the way you perceive it is totally different from the other psychic. Kasi diba usually, oh, my death card. Diba parang lumabas. Like, let's say, a couple of times. So, how do you handle that? How do you perceive that? How do you read it? To see death, really, sa cards, no? Sa cards po yan. No? To see death is also depende sa katabing cards yan. So, if the case, for example, ang lagi lumalabas is about health, is about certain parts of the body, then that's not probably a death card. It's time to go to see a doctor so you can prevent it. Kasi alam mo, I believe in yung sasabihin nga na don't play God. Bakit ganito? Minsan namamatay isang tao, tapos sasabihin niya, nagpunta sa'yo, ba't di mo nakita? It's probably because it was meant to be. That was the end of his mission on earth. Okay? Oh, so you don't, okay. Kasi nakita mo, i-warn mo kung anong gagawin, eh yun yung oras niyang takda for that person eh. So there are things also that a psychic, a seer, cannot see if it's meant to be. Pero speaking of that, balik tayo kay Rochelle. Kay, yung katulad ni Ruby Rose, right? So, of course, a lot of people knows what the case of Miss Ruby Rose. Nafe-feel mo ba pag ina-escalate si ni Rochelle ngayon na parang, where is Ruby Rose right now? Like, how is she? Is she still hanging around on Earth? Or did she cross over, you know, did she follow the light? Like, where is she right now? Okay. If Rochelle is listening, Rochelle, I felt that Ruby Rose made contact or made her presence felt the time that the case was, sabi mo, was it dismissed or something? Oo, basta it was against someone. No? So I felt that she reached out to some members of the family, to you, or nagparamdam to a member of the family. So she's very much still around, but you know, she has moved on, and she feels parang ano kasi, parang andyan lang siya, pero yung emotions niya already detached. Okay? Oh, okay. Got it. Okay. Pero she also feels sad with the turnout of how probably the children are growing up. Yun. Oh. So, ramdam ko na may sadness. Pero, sadness na sad lang, tapos nakaganon lang. Nanonood lang of what will happen. Parang ganon. Pero ito, Miss Ate Star. Okay, when it comes to spirits, right, what usually happens, kasi maganda to sa question, something to do with Rochelle's, with Ruby Rose, and sa question ni Joyce, why do spirits stay in one place? Yung bahay namin, sa Parañaque, dami sa spirits, lahat ng tao, okay. Dami nakikita. You know, aside from that, dun sa question ni Joyce, she's a very good friend of mine, kanina pa yung nagsasabi na, Jessie, talagang manunood ako, okay. Pag once na namatay yung isang tao, di ba, nagtataka tayo, bakit nagsistay? Bakit andi dito pa rin ang tagal na for so many years? Pero pag once na matay ba yung tao, do we have a choice if we can stay? Or if we can just like, I don't want to hang out and on earth right now. I just want to go to Papa Jesus and go, bye. Hindi na ako magpaparamdam. Do we have a certain choice? Nakakatawa yan eh. Yes and no. Ang sagot ko dyan. Okay. Yes to a certain degree and yes to a certain point. But no, because eventually you have to move on. No? Otherwise, you'll be earthbound. Remember, okay, I'll start with the earthbound muna. Ano ba ang earthbound spirits? Okay, di ba mayroong folklore na sinasabi, malalaman, minsan daw yung mga nagbabantay ng mga kayamanan ng Hapon, these are the Japanese, yung mga ganun, Japanese na mga soldier na inaatasan to make bantay. Diba there are also, there's really gold that was left, okay? Or not even here. Sabi mo ng time ng ni Hitler. Yes. Okay? Diba naalala mo, there was a time already, they were also robbing and getting all the pictures and mga lahat na alahas kinukuha nila eh. They kill people and then they get the belongings, right? So, maraming naiwan na yan, maraming itibinaon yan, marami rin nagbabantay. So,
ang huling kamalayan or the last memory of that person, of that soldier, is that this is my mission to make Bantay, to watch over the treasure. So when you're watching over the treasure and you were killed, you know, or something, or you die a natural death, na tumanda ka, may mga ganun eh. So yung mission mo, yun yung feeling mo, hindi mo alam kasi na namatay ka na. Or kung sudden yung death mo, hindi mo alam patay ka eh. Basta, no way! Kahit ilang years na? That's the reason why we pray for people. Remember, that's why we have our loved ones praying for us. It's like, Jesse, in the Philippines, di ba? I know you're still aware of when they pray for their dearly departed, they say the name over and over and over and over again. And over. Yes. Because, para kung halimbawa, if you're the spirit and you're roaming, and then you say, bakit di nila ako nakikita? Bakit ganito? Oh, they're praying for me. It must be me. And then, it must be me inside the coffin or whatever, or in the urn, or ganon. This is what happened to me. Na ngayon, the prayers keep on sending the vibes, sending and over and over and over, repeating and repeating and repeating your name. So, you become more aware that you are not there anymore. So at least awareness sa kanila na, yes, you know, follow the light. Parang ganoon. Ito pa. Ang tanong mo, isang tanong mo, bakit yung iba mabilis maka-crossover? Yeah. Okay. Mostly, they are people who are afflicted with sabihin mo, illnesses na long time din, no? For example, alam nila na hanggang dito lang yung buhay nila, may certain acceptance already. Now, if you have certain acceptance, when you cross, pag naka-spirit form ka na, alam mo na. Kasi mawawala yung pain na nararamdaman mo sa katawan mo at saka naka-cross over ka na. Kasi, katawan ko yun na, ang payat eh, di ba? At tapos ako, I look okay. Oh, I must have crossed. Tapos kaagad hanapin na niya yung light kasi nga, feeling of lightness eh. Okay ka na eh. Tapos na yung mission. So, that's the difference between a person who crossed over and a person who could not cross over mainly because hindi niya alam patay siya. Now, another one is unfinished business. Ang galing ng sapat natin ha. Yung mga taong malaki ang galit sa isang tao or marami siyang iniiwanan na, like for example, hindi ako ready, umalis kasi ang aking mga anak, yun, tendency niyan, naglilinger. We call it only lingering. But eventually, magkocross over yan. Oh, so naglilinger sila. It doesn't matter how many years. Basta maglilinger lang sila. Until... Maglilinger sila. Mararamdaman mo, naglilinger. Example, if it's your grandmother, yung paborito niyang, yung paborito niyang rocking chair. Tapos, ang lolo ko nga, when he passed over, ang paborito niyang pabango, humalimuyak talaga. Nobody using the pabango, ha? So, it means he's just checking out things. Kasi you give the spirit time. And then when... If you ask me what is the specific time, nobody can tell you what's the specific time for a spirit to move on. There's no specific time. Pwedeng as fast as 1 or 2 days or 3 days, okay na sila, or 7 days, 40 days, may 100 days, we allow them time. Hindi pwede sabihin na, oo. Kasi di ba may 40 days? Di ba sasabi nila na 40 days, within 40 days, nandito pa yung spirit lingering around. That's why everyone are asking for everyone to pray for that soul, for that person, specific person's soul. So, yung after 40 days, so pwede na silang, meron ba ganun? Like, is there like a specific rule? Wala. Just 40 days, or anyone can go? Oh. That is our belief. That's just our belief. Okay, so, got it. Pero, paano yung paano yung Miss Tara, what about those people na marami nag-a-ask sa akin noon eh? What about those people na yung suicidal? Kasi ito, Miss Tara, before you answer it, there's a movie, na my favorite movie of all time, which is What Dreams May Come. That's my favorite. Oh, favorite? Oh my God. Sabi ko nga, every time I watch it, sabi ko, ayoko maging bad. Nakikita ko yung soul, di ba? Nakikita mo yung mga head nila. Pero, do you think totoo yun? Like, how true is that? Na pwede kang... You make your own heaven. Like, let's say for example, you make your own heaven. Aside from that,
even if let's say nandun ka na sa hell because you committed suicide, that's what they're saying per se, and then one person can save you for as long as that person is willing to stay stay in hell for to hang out with you. Like, that person is willing to sacrifice his love, di ba? For and stay in, parang gato yung nangyari kay Robert, Robin Williams. Parang, I am willing to sacrifice and stay in hell just to be with you. Pero he's supposed to stay in heaven. So, how true is that? Kasi parang nababother ko, kawawa naman yung mga taong, alam mo yun, they're really a nice person, but they just couldn't take the, you know, the society anymore, like all this burden that's going on in their lives, and they just decided to just, take out their life, I mean, kill themselves. So, paano yun? Paano sila? You know, that's what you call romanticizing the afterlife. Okay. I can't really say that kasi wala pa naman bumalik na tao na nagsabing, I've been there and ano. It's part of something, it's something nice to look at. But what I feel is that, okay, let me just say na, kaya diba in the Bible, I don't want to sound religious or something, but okay. Remember, if we're going to take the Bible, for example, it says, my God has many mansions. Yes. So, maraming bahay. So, iba-ibang energy yun. Depende. Ibig sabihin nun, kung ano yung level of goodness mo, dun ka sa isang house. Kung ikaw mas mabait kesa sa iba, dun ka sa isa. You go with like energies. That's what I believe in. The like, belong to the like, to the same level kung ano yung kanyang energy. Now, bakit sinasabi na sa limbo ang mga taong nag-commit ng suicide? Yes. Totoo rin na sa limbo. Kasi, he neither belongs to any. Kasi hindi siya namatay ng time niya. Ginawa niya decision niya yon, okay. Choice niya. So, you stay there for a while until you process yung emotions mo, process your life, process everything that had happened. But eventually, those people in limbo will also transcend. Malalim na usapin kasi when it comes to karma and reincarnation. But let's talk about... That's a different topic. Yeah. It's a very different topic altogether. So sabihin na lang natin na when you die, that's why it's very important that you live your life, what you were here for. Yes. Mm-mm. That's so true. So, because you will have regrets when time comes. It's the regret. Yun yung magdadala sa'yo. That's why you're earthbound. Like, for example, nga, hindi mo na ipakita na mal mo isang tao. And then when you pass over to the next life, ayan ka ngayon as a spirit, bakit ko ba hindi? Yan yung nasa isip niya. Kasi nababasa mo ngayon yung isip ng tao eh. Ayan nasa isip, hindi. Mahal na mahal kita. Ganyan, ganyan. Eh di ngayon, ikaw ngayon ang bothered. Kasi kalalabas mo pa lang sa body mo. That's the reason why people stay. They because of guilt also. So, yung guilt na yun, tapos minsan yung mga pamilya nag-aaway-aaway pa sa mana. Nako, alam mo. Yun, oh my God, I know a lot of people na nag-aaway-aaway sa mana. Na-earthbound doon ang parents kasi, or sabihin mo that's kasi nararamdaman niya ito ang nangyayari. So yung parents pala hindi makatawid because of this is what's going on, like nag-aaway-aaway, they're seeking revenge or doing something evil towards each other because of the wealth. Okay, wow. That's the reason why minsan mararamdaman mo bakit parang nandito sila. They kind of bothered. They really are bothered. Kaya it's very important. Sasabihin niyo, pag namatay na yun, wala na yan, nandun. Kasi there's some religions that say, when the body dies, it's just a body. But there's a spirit. The spirit is living. Kaya nga diba sasabi nila, living in another dimension. You can never kill any spirit. In the same reason, Jesse, that when I do cleansing of houses, for example, may nakikita nga, like, sabi, let's go back, kasi may nagtanong kanina, yung sabihin niya, mayroon daw laging spirit sa bahay niya. It means, meron ding attraction yung spirit to whoever's energy nasa bahay. Sino ba yung negative sa bahay? Okay. Depende rin.
kung ang spirit na yan ay nanggugulo or is causing chaos, then it must be that someone also in the family is nega. Ganun lang yon. Ah, so kailangan talaga positive ka. Otherwise, magiging nega yung spirit na magsistay sa bahay mo. Kasi how true is, in every household daw, merong spirit. Meron. Kasi ito ah, meron talaga. Yung iba gumagano, wala dito. Misa gumagano ako, Diyos ko, kung alam mo lang kanina pag upo ko dyan, meron dalawa. Kasi nararamdaman ko eh, like through my, hindi ko alam kung paano, pero nararamdaman ko. Minsan senses. Ko kung, may senses. Lalo na, nafe-feel ko. Minsan pa nga sabi ni JB, ni Direk, sinachansi kang ka pa nga minsan, bastos. Alam niyo, so parang, so dapat pala, kaya pala ito, Miss Tara, years and years ago with my ex, parang lagi kaming nag, parang may nagsabi sa akin, isang friend ko rin na nanguhulan, parang may bad spirit dyan kasi all we do is just fight. Like we just fight, we bicker with this. And then eventually nung nawala siya, parang gumaan exactly. Yung feeling. Oh. That's the reason why, Jesse, I keep on telling you na, the spirits are also latches on to you. They look at what is common, the trait that is common between you and them. Probably, if the spirit is earthbound, ano ba yung trait niya noong unang panahon? Di ba may mga horror stories na may babae na sasama sa, may babaeng white lady, so laging sumasama sa isang babae? Yeah, yeah. Diba? How true is that? Oh my God, yes. Okay. Baka may similarity yun na nag-react. For example, Kunwari, jilted bride. Tapos biglang maunding bride na spirit na umaan sa kanya. So, malalim kasi usapin na yan kasi kailangan talaga ina-analyze. Ano ba yung meron kayo na pwedeng ikagusto ng spirit? Yan yung mga sinasabing sinasamahan. But not possession, ha? Possession is different. Iba pa rin ang pero, okay. Oh my God, wait. Before ka makalimutan. So, every household meron, right? So, yes. Is there a possibility that you can be also possessed? No. There's a big difference between sinasamahan and possession. So, since in every household meron, so meron bang possibility na ma-possess ang isang nandun sa bahay? Depending or one of your, one of your visitor? Lalo na kapag yung bahay mo evil, yung spirit na nandoon. You would know pag evil eh. Sabi mo nga, nagkakaroon ng negativity, yun yung umpisa. They fight. Because it's the energies of the spirit latching on also to each one of you there in the house, the inhabitants of the house. So lahat ng negativity yan, konting kibot, nagsisigawan, konting kibot, nagbabatuhan. So it's already the energy of that spirit latching on to your aura, to your auric field. So ganun nakukuha mo. Yung hindi ikaw dati, nagiging ikaw ngayon. So it means there is a transformation of some sort. That's why it's very important that we have to make our environment, our abode, our homes clear then at times. At kailangan mong kini-clear din yung energies. Kasi lalo na ngayong pandemic, lahat tayo naiinit ulo natin eh. So umiinit ang ulo sa loob ng bahay. We tend to lagi na lang parang kulang na lang, ginagano natin yung ating kasama sa bahay kasi nagkakainitan na nga eh. So you have to clear energies. And these energies, these bad energies latches on to the energies. Kumbaga, sabi ko nga, if the walls have ears and if they have mouths to speak, they will talk about, nako, ang nega ng energies dito. Kasi dumidikit na yan eh. Sinismis ka na sa ibang bahay. For sure. Oh, wow. Pero, Miss, ito, may question dito si Marifel, medyo mahaba. Pero, before that, may question ako. What about, let's say, nafe-feel mo na parang there's something na, parang what's going on, parang small things, lagi na lang, we're always bickering, we're always fighting, small things that we're not like this before. Like, this is the, another persona na na-meet ko. Parang, ano to? But is there ways to cleanse? Kasi, para biglang, uy, parang ang gaan ah. May ganun ba to cleanse and get rid of those evil spirits na nandun sa bahay? Kasi may one time ako, Miss Star, na may nagsabi sa akin na friend ko, umalis na sila dun sa house. Hindi sila makaalis-alis. Parang ayaw silang paalisin dun sa bahay. Like,
every time they're trying to get out or whatever, kailangan pa nilang mag every time like they have they want to talk to, let's say, an agent for another house, to buy another house, they have to do it outside, because pag nasa bahay minsan, alam mo bang yung ano nila, yung gas or yung microwave mag-on, and the lights will just turn on, and then yung stove mag-turn on, like may ganon. And then yeah, it was so hard for them to get out. Ang ginawa daw nila, dahan-dahan nilang nilipat yung house. So, is there, ito sabi nung may isa akong friend na sinabi na, Jessie, nung pumasok ako, kasi grabe yung turday niya. Para daw may web siyang nakita sa house. May cobweb. And then, di siya makapasok kasi takot na takot siya. Sabi niya, Jessie, may, tunray niyang pumasok, pagpasok niya, sabi niya, Jessie, may family dito. The whole family, the mom, yeah, the dad, and the kids. Like, pinatay nung dad, and then parang lahat sila galit sa mundo or something, yeah, like that. So, is there any way that you can just, you know, cast a spell for them to leave the house? Meron bang ganun? Yeah. First tip that I'm gonna give is, sana, don't be, it's all over the internet. Okay, so sabihin sage your place. Ang dami kasi, that's why we're so confused. Okay. Yes. The thing is, if it's a bad spirit and biglang lumaban sa'yo, kasi you know they don't like sage, okay? Tapos biglang lalaban sa'yo. So, walang expert sa tabi mo. Tapos diyan nagkakaroon ng possessions, diyan nagkakaroon ng mga problema sa ano. You know, I love watching Netflix, and then there's this mga documentaries about yung mga haunted places. Watch it, you know? Totoo nangyayari. Ako okay kasi direct takot. Oo. Panoorin mo kasi there are techniques din. Nakikita niyo that how harmful they can get, no? They will not hit you na diretso na meron, but they will do things, lalo na yung masyadong earthbound at masyadong evil. They can cause chandeliers to fall, mga tables. Poltergeist, oh, right? Yeah. Iba pa rin yan. Poltergeist. Iba yan, poltergeist? Iba yan. Okay. So, yes, Bernadette, you always pray to God. Of course, I was brought up with, I was trained by a priest, no? Dadating tayo dyan. First thing, no? You do it gently. Do it gently rin. Para matansya mo, tatansyahin mo yung spirit. Since you cannot see, you can feel. First, ask yourself, how do you feel? If you feel fearful, if you feel there's anger in, bakit ganun parang galit? Yan. Then you have to do things slowly. Okay, ano yun? First, ang una mong gagawin, para wag muna offensive, maglagay ka muna ng asin. No? I have saan, sa house? Sa house, yes, mismo? Oo. So in the corners of the house, huwag kang magtatapon ng asin kasi a lot of people are idolizing me, so they do what I do. But please don't, okay? So, yung pagtapon na asin, kasi you don't know if you're hitting them or what, no? All, you just put it in shot glasses, the small ones, and then put it around the house. Don't use plastic cups or paper cups in the US, no? Put it on shot glass, pwede na. Shot glasses. Put it in the corners of the house. That's the first step. Second step. Okay. Second step, or kung saan mo feel na merong negativity. Now, change that often. So, hindi lang isang beses, tingnan mo kung nagbabasa na, change it, wash it very well, and put gloves when you handle the salt para hindi nagdidirect sa iyo. Okay? Next, if you are a Catholic, okay? If you are a Catholic, you can use blessed Saint Benedict medals. So latch it on, you put it on the windows and the doors or the place where you feel not right. Now, for those who are iba ang kanilang, sabihin mo ng beliefs, no, and religion, you don't have to use the Saint Benedict, no? Although sa belief namin, it would help. Now, Saint Benedict, the first okay. Don't use sage yet. Use muna, probably you can use sandalwood, no? Different mga ibang mga ano, ibang mga incense muna. Incense ka muna sa loob ng bahay, okay? And then, pag naka-incense ka na, wait a few days and use sage.
And of course, you have to pray. When you're doing cleansing, you envelope yourself with the white light. You pray, and then you wish that, you know, good tidings, good blessings, whatever, you harmony, good health and everything. And then you start going around the house, start in the east section of the house. You go clockwise, and you end up in the east where you started. Oh, so east to east. I thought, yeah. At the start, I thought we do that saging every time of December 31st. Nagpagpasok ng bagong taon. So that's what actually we've done that. Like nung January, December 31st. So sage from east nga, clockwise, right? So you can do that pala. Oh, can you do that, yes, even if you don't feel that there's an evil spirit, nah, around you? Or you can do that like just you feel like, I feel like cleansing the house. Can you do that? Pwede? Use other incense. No, there's frankincense, which is also very good. Myrrh, frankincense, and myrrh. I always use the raw, yung resin. Okay? There's also amber. There's also sandalwood. No? But sage later na. Kasi may natawag din like antibiotics. The tendency, di ba? You get used to the antibiotics at hindi na, yung hindi na imu-impekto sa iyo. So, okay, try to use other. Sage, meron din namang incense for na safe to use, which is frankincense and myrrh. Okay, yan yung incense na binigay ng Three Kings kay Jesus nung ni regalo. Oh, frankincense and myrrh. So parang, yeah, ang sage is like siya yung pinakamatinding antibiotic. Yeah. Yung tipong, so hindi pala yung basta-basta lang mag-sage ka. Okay, so yeah, incense pala muna. Alam mo, ang dami-dami nag-ask dito. Teka, mag-start muna tayo dito kay Marifela. Sabi niya, Miss Star, sandalwood, sabi niya, Ate Pilar, sabi niya, Miss Star, my husband passed away 2014. 17 years na siyang wala, but he's still roaming around in our workplace. Standing beside the narrow tree, facing po sa highway, ganun po siya noon, nabubuhay pa siya. Naghihintay pagdating ko sa work. Nararamdaman ko po ito when my inaanak, open po ang third eye niya, told me that if gusto ko bang maramdaman yung late husband ko, and I said yes. Na-feel ko po siya on my right side and I felt he hugged me very tight. I experienced this po last 2019. Nag-try din po siya na i-open ang third eye. So Miss, I think she's not asking a question. She's just narrating a story. But ang question ko dito, follow up dun sa na-narrate niya na story is, Can anyone open their third eye? Pwede ba? Like, ako, I know I have, but it's not like fully open. But can I enhance it? It's called enhancement. I really don't want to believe kasi that's already part of na opening and closing. No? It will open and it will close by its own. If you are gifted, if it's meant to be, it will open. Kahit wala kang gawin, it will open. But for my case, it has been open. And then I was just very, very fortunate that I was guided in the right way by Father Bu. No? May nagtanong kanina, nakita ko, sabi niya, holy water. It's just like salt. Pag holy water ka, hindi mo nakikita yung binabatuan mo. Kulabanan ka. Kaya do it gently first. Huwag tayo magpapaka-experto. Kasi, kaya nga sinasabi ng mga pare na, yung mga exorcism, dapat iiwan nyo sa pare. He does not mean naman na pare lang. Those people are capable experts, di ba? Yes. Kasi you don't know what you will be hitting. Now, if you hit a certain spirit and lalaban sa'yo yun, paano na? What if you offend the spirit? Going back to that, like sa pag-iingay natin. Wow. Sa mga ganyan, pag nagkiklesi ka, if you offend the spirit, what could happen to you? Number one, lalaban yan, magkakaroon yan ng disharmony sa bahay. Pangalawa, pwede kang bigyan ng sakit. Pangatlo, pwede ka nilang turuan ng leksyon. Ano yung turuan ng leksyon? Which hindi natin gusto. Sometimes the evil spirits can come with you in the car and then they can... Actually, hindi naman yung spirit na nagkakos sa'yo na magkaroon ka ng aksidente. It's you looking at them at the rear view mirror and then mababangga ka. Diba? So, panggulat lang sila. Pwede silang sumama. Yes, kasi nga pag nagalit sila or naglatch na sa'yo. Kaya nga, in my car, lagi ako merong, hindi lang alam ng tao, meron din ako asin doon at saka meron din ako ang St. Benedict. No? And
From time to time, if I have time and if it permits, no, the situation, nagpapabless ako ng spirit para at least clear. Bakit hindi ko gawin? Eh, pagagawa ko sa pare, tapos susunod ko yung pag-incense. Ginagawa ko yan after I do a cleansing for somebody else. Like in Paranaque, I did something just the other week. No? Last week, I did something in Paranaque. And then, grabe, ramdam namin yung spirit, no? 3 weeks ago or a month ago, meron akong ginawa sa Batangas, no? Yeah. And then, it's really a rash, no? Habang nagsasalita ako ng exorcism, oh, grabe, bumagsak ang krus na biyak. And then, nabasag din. Yes. Oh my God. So, sabi ko, lumalaban ng spirit, pinalabas ko lahat ng tao, I'll handle this. So, nag-iwan ako ng isang tao, and then, hinandle ko. Kasi, it means evil. Doon ko nalaman na evil. Bakit? Bakit babagsak yung krus na naka-fix ng maayos? And then, yung parang divine mercy, bumagsak din, pero hindi nabasag. Sabi ko, ah, wag mo akong galit. Yeah. So, I fix it, they're okay. Mula nun, kasi ang history ng place is that you made, galing doon sa kwarto, humagis palabas ng kwarto, all feet and hands on air, may parang tumulak, nakataas ang paa. So, may tumulak. So, nakita namin yung ganun. Yun. So, oh my God. Yes. So, pwede ang... Kasi ito, at the Star, nararamdaman ko yun eh. Like for example, yung last na nga pumunta kami doon sa boat. Kaya so, nagpasama ako doon sa anak ng friend ko. Sabi ko, dyan ka lang muna sa room. Tapos, mag-sounds lang tayo. Kasi hindi ako masyadong natatakot. Kasi nararamdaman ko, kasi before it happened to me, na pagkatapos ko mag-shower, may tumulak talaga sa akin. Yeah. Boom, tumama yung ulo ko. Pero thank God, nothing happened. But, so, pwede pala talaga yun. Like, stranger... Eh, nung time na yun, kasi kalilipat lang namin dun sa bahay. I think it was our second day. And hindi niya ata feel na may taong lumipat. So, pwede pala. So, pagka ganun, Ate Star, halimbawa, hindi naman kami expert like you. So, anong gagawin namin pag may ganun? Yung may naramdaman ka, we can't just call 911. Like, can you ask someone as, you know, someone na psychic expert na to come and please cleanse? Andun ka na eh. Andun na eh. So, ano yung unang gagawin namin? Asin? Asin ba? Hindi lang yon. Okay. Kapag ganyan talaga, whatever your religion is, sabi ko nga, start praying. Okay? Okay. So, you can profess your faith and then you can always talk very calmly to the spirit na, please, I ask you not to scare me. Okay? Please, leave my place. There's an ownership. This is my place. This is my abode. This is my home. Yes. Kasi nga, lumipat ka eh, di ba? So parang yung, ba't tinula ka, nainis sa'yo? Bakit mo kinuha yung bahay ko? Kasi lumipat ka eh, di ba? So, in the same manner, for example, when you visit new places, tapos may mararamdaman kang ganun, ang una mo sasabihin is, may I visit your place? I'm just gonna visit. I'm just passing through. Ganon. Parang yung sasabi niya, tabi-tabi po. Okay. Oo, yung kayo tabi-tabi po. Kayo na hindi nakakakita sa amin, kayo na po ang tumabi, dahil hindi ko po kayo nakikita. Parang yung nangyari kay Jaycas, feeling ko na may, kasi sinabi na buwisit daw sa kanya, natamaan daw niya yung eyes. So parang yung eyes ni Jaycas. Kaya yung mata yun. Kasi yung mata. Naman, so pwede yun. Oo, kung ano yung tinamaan mo doon sa spirit o sa salbahe yung ano na yun, yung nature spirit na yun. Kung ano yung tinamaan mo doon, yun yung maapektuhan sa iyo, which is really tama naman din. Okay? Tinawas daw. Okay yung tawas. Kasi sinabi sa akin, gagaling na yan, gagaling. Nagulat kami talagang gumaling nga. Sabi ko, talagang totoo yung tawas. Totoo yun. Okay, go. Pero the thing is, all negativity rin, dapat i-avoid muna ngayon. So, kailangan kalmahin muna niya yung auric field niya ngayon. So, not to put in more offensive energies or wala muna nega muna ngayon. Kasi you're trying to heal eh. Okay? So, let it be a lesson that wherever you go, do not just be maingay. Ako, when I go to places, I'm quiet and then I look. I never, kasi hindi ko alam kung ano yan. So, like for example, in Baguio,
Di ba maraming mga log homes, log cabins doon. Tapos pagpasok mo, ang ingay-ingay mo. Tapos pagdating ng gabi, marami ka nang maririnig. Marami ka nang, magkakaroon na siya ng nightmares. Ganyan. It means, they took offense sa taong yun. Yun. Okay. Kaya pala, Normally naman yan, what to do really is, maligo ka rin na may asin. Yan. Yun. Anong klaseng asin, the star? Does it have to be rock salt? Rock salt, no? Yeah, or Himalayan salt. Just carry something. Di ba, I remember I told you to carry something to go out. And then use that also when you're, pag you feel something different, and sabi mo parang natatakot ka, when you take your shower, you put some sa water, and then just last. Yeah. Oh, so salt lang pala, guys. Bumili na kayo ng maraming rock salt. Pero uh-oh, ito ang dami nagtatanong. Si Cory, sabi ni Ate Tita Maha, how to clear the bad energies na mention na ni, na kwento na. Cory, ayan, marami ka bang question? Sabi, if soul follows you, ano kaya ang first thing to do? Can we offer them prayer? Sabi ni Philip Polo. Yeah, yes. Yeah, whoever you are, I light this candle for you that you may be at peace. Yeah, sabi ni Philip. Kailangan go ahead. Hindi mo naman alam, di ba? Hindi mo siya kilala. Just light the candle and whoever you are, this is for you. Alam nila yung kanina. Kung walang candle, pwede bang lighter sa mga tao na gipas? Di ba? Prayer ito na. Oo. Parang, ganun din naman, light din naman, di ba? Parang gagalong ka, or posporo, like, whoever you are, please, at least may something. Yeah. Oh my God. Just say prayer. Pero ito pala, Ms. Star, may kaibahan po ba ang spirit sa Amerika kumpara sa Philippines? Like in Japan, sabi mas mabagsik sila. Is there such thing? I don't know. First time I heard about this. It's universal. They act universally. Pero meron din silang cultures na parang fina-follow. And when they show themselves to me, they show themselves kung sino sila before they died. Diba? Yun. Oh. So, may nagtanong sa angel crystals, pwede po ba sage incense? Kanina ko na sinabi, wag agad-agad sage. You can always, last na yon. Kapag na-intro mo na yung energies into other incense, saka ka mag-sage. At kung matapang ka, at kung malakas ang auric, yung auric defense mo. Yan. So, hindi muna basta-basta. Paano? Alam mo, sa totoo lang, guys, si Miss Star, si Ate Star, kasi since ang malayo naman siya. Pag umuwi talaga ako dyan, Diyos ko talaga, hi, nako, Ate Star. So, ikaw ang nag-suggest. So, ngayon, talagang alam ko na yung mga, yung mga different types of, Ate Star, because of you, tinama, bumili ako nito. Papakita ko sa'yo, bumili ako nito. Anong tawag nito? Sinama ko siya kasi, yung different crystals. Tapos ito yung parang ginaganon. Yeah. Ano tawag? Also, selenite. Yeah, selenite. So may mga different types of. So, feeling ko alam mo nakatulong. Pero ano yung mga, para sa mga tao na, for example, syempre lahat sila parang hindi nila alam na, parang feeling nila, ang malas nila. Hindi pa makahanap ng trabaho. Okay. Yung mga ganun. So aside from mga spirits, lipat naman tayo sa mga positivity. Kasi, my God, pasensya na ha. So I'm sorry guys, I hope like you're still here. Aba, dumami ang viewers. Sorry, hindi ko nakikita. Dumami ang viewers. So positivity naman tayo. So sa mga taong, for example, yung mga parang a lot of people, especially nung nangyaring pandemic, walang trabaho, parang feeling nila, ano ba to? Parang ang malas. Parang financial aspect, they're struggling until now. Parang even sa pagbayad ng bills, they're still struggling, nanguutang. Even if they don't want to, have a lot of utang, but they don't have a choice. So ano yung mga things that they're supposed to do or maybe to wear? Maybe okay, mabago naman ang buhay nila. Okay. Alam mo, ang specialty ko, ang forte ko, is really clearing negativity. That's why, How can prosperity, blessings come to you if there's too much negativity? So the first step is clearing your energies. No? So what's clearing your energies? The one that you're holding is selenite. I have in my video how to sweep your aura with the selenite. So since sweep yan, meron yang may process of sweeping. No? So it's in my video. It's in Stargazer Philippines YouTube channel. You can see the
sweeping of the aura. And then you have, teka, bago ako pumasok sa cleaning energies, dun muna sa may mga mumu. Okay. Okay. Lagi kayo mag-witbit, please, ng raw black tourmaline. Raw? Ano ibig sabihin ng raw? Hindi siya bead. Kasi alam niyo, ang daming teke po. I love working with raw stones. Okay? Dahil nakikita ko totoong bato. And I only get from the really, ano, I don't get from Binondo like here, no? Hindi tayo sabihin mong bumibili sa Chinese na mga, kasi karamihan sa kanila, napapansin ko, sa pagmamadali nila pag-harvest ng stones, they get it yung mga class B, class C lang. Okay. I'd rather work on clear. Yung clear towards, talaga. Yung clear para yung pag-resonate na energy maganda. At para hindi madumi. Kasi pagka din ng isang bagay, hindi hinog. Di ba? Hindi matamis. Di ba? If a fruit is di ba? So parang the clearer, the better. Kung clearer yung quality, mas magandang mag-work with energies. Okay, black tourmaline is good. Carry it black with tourmaline. You. Okay. Now, if you can get kyanite and selenite na maliliit lang, put it in one pouch and carry it with you wherever you are. And it's also helpful for those people who are driving there in the US. In your car, mag-leave ka ng isang pouch, no, na nakalagay sa red pouch. Black tourmaline, selenite, and kyanite, no, and a black and a Saint Benedict medal. Just leave it there. Just even in your compartment. Just sa to red, be safe. Sa red na pouch. Oh. So, yeah, okay. For safety now, na yan. For safety. For safety. In the house naman, kung gusto mo sa tabi ng bed mo, you can buy a big black tourmaline. Alam mo, Jessie, pag mauwi ka lang dito, riregaluan kita malaking tourmaline. Dalhin mo yan. Ah! Yeah. Okay. So you can put it beside your bed and selenite, no? Put it beside your bed para nakiklinishes mo while you're sleeping. Okay? Now, for people who have a lot of malas, the first thing that you do, and those who want to invite prosperity, citrine is, for me, is very common. My God, wala na tayo alam po di citrine, but I'll teach you more, heavier, and mas maganda energies. Okay. Citrine is a common merchant stone. Common. For me, those are the elementary stones. Now, for you, clear muna energies. So, get the selenite, put the selenite beside your bed. Be careful po sa selenite kasi sometimes they break into pieces and they can, ano, they can prick you. Okay? So, just be careful. Ay, naputol ka, T-Star. Ayan na. Ayan okay yan. Na? Okay. Yung so, parang ganito, T-Star, mga raw. Raw daw to eh. Yan. Ano kalat mo yan, Jessie? Ilagay mo yan sa tabi ng bed nyo. Tapos, kung saan ka yung workplace mo, isa, okay? And then, isa siguro sa front door, lagyan mo sa likod ng door. Kung may back door ka, maglagay ka rin ng ganyan. Kasi sino may clears gusto, then. Marami akong ganito. Marami ka lang nabibili dyan eh. But saka cheaper lang to. Whoever wants to PM me, sige, I'll give you some. Okay. Tapos, okay. So how do you cleanse now, this? Okay. Partneran mo yan ng black tourmaline, always yan. So mga nagtatrabaho using their internet, okay? Lagay mo selenite and then put shungite. Shungite. S-H-U-N-G-I-T-E. Actually, shungite it has fullerenes. No? This one already the study in Russia. Kasi Russia, there's jet and shungite there. These are... They use it for health. They put it in water para to clear the water. Shungite. Okay. So, andyan ang mga Stargis Angels nagko-comment ang mga Stargis Angels. Oh, no? Yes. My angel crystals. How did I study? The first time I handled the crystal is, I was 15 years old, 1978, Ateneo, Father Boo made me hold the amethyst. So, I'm talking here with experience. No? Marami kasi ngayon nagdudunong-dunungan na rin sa crystals, hindi nila alam kung ano yung tamang paggamit eh. Okay, tapos they stick on to selling clear quartz. Hanggang dun lang sila. Clear quartz is general. Ibig sabihin ng whatever you program sa clear quartz, yun yung kanya use. And you could not even mix and match na ito gagamitin ko for healing at the same time for prosperity.
One clear quartz crystal for prosperity, one clear quartz crystal, tatandaan nyo lang alin dun yung para sa negativity, yung ganyan. What about obsidian? Again, another elementary stone is obsidian, Maris. I'm telling you, Lady Jet, Shungite is good, no? And, of course, black tourmaline. Kahit na sabi mo, pinaka-basic yan, but it's still really the best. So, you have Shungite, Jet, and black tourmaline. And now, my earth angel for the longest time. Okay. Pilarian kasi minsan na yung susumpungan ko, binibigyan ko, finifeel ko, ito kailangan ni Pilar ngayon. You know what I do with the raw crystals? I put it with copper and then sinasabit ko, kung halimbawa sa feng shui kasi sabihin nila, kasi friend ko na feng shui, sabi niya, oh, star hindi maganda ngayon, o maganda ngayon ng south, doon ka maglagay ng prosperity crystals mo. Yan. So, black tourmaline, shungite, and jet. Now, for those looking for a job, ano ba pang attraction? Luck. Oh, yeah. So ito, makinig kayo. Sa mahilig mag, loto o mahilig mag casino. Ay, ako loto. Ayoko na casino. Ayan, direct casino na. Game. Try looking for really authentic Amazonite. Okay? Amazonite. Yes. And then combine it with venturine. And then just put it in your pocket when you're playing. It's for luck. Okay? Amazonite. And aventurine. I-combine mo yung dalawa. Anong spelling na aventurine? A-V-E. Not adventure, but aventurine. Aventurine. Alam mo yung mga Stargis Angels, they're all complete. They're all supporting now. Stargis Angels, it's my fan group. Okay? Oh. Thank you, guys. I love you. Yeah. Oh, so, they, you know what? They're very knowledgeable already with stones kasi nga I teach them what the stones are. Yeah. Shungite and jet. Oh my god. Yes. Parang masarap yung great aventurine. So mga green. Sa mga tao naman na ano na gustong let's say may work na or naghahanap ng work or gusto ng bagong new adventure in life. Okay. New job. Okay. First I will ask you to program a clear quartz. Cleansing nyo muna. Ang cleansing process kasi is in my YouTube channel. Mahaba kasi para pag-usapan yung cleansing process. I know how to cleanse na. Yay! Natuto ako sa'yo. Ngayon, pag pinrogram mo na siya, sasabihin mo, please open new doors for me. Kakausapin mo yung stone. Please open new doors for me. So, yung program na clear quartz na yan, sasamahan mo ngayon ng carnelian. Carnelian, okay. Carnelian, and then sunstone. Okay? The carnelian and sunstone are together, and then put it in a bowl, and then put it beside your, sabi mo, laptop, kasi everything naman is ano. Affirmations din ba yan, Miss Star? Sabi ko, that's programming muna. Program mo yung crystal, parang attract opportunities for me. Okay? Ang affirmations, diba? Ang pag-a-affirm, iba rin yung sabi mo affirmations, iba rin yun. Nag-meditate ka, at the end of the meditation, sasabihin mo lahat ng wishes mo, inaako mo. Like, I accept new offers, new job offers. I accept blessings. I accept. Ganyan. Yun yung affirmations. I accept. Okay, so, ito muna, papa-attract muna natin sa atin, di ba? And also, what's important also, ano ba yung pampaganda ng aura? At saka ano ba yung pampa-attract sa iyo? Alam mo, di ba, pagka ikaw naghahanap ng work, kailangan nagko-communicate ka, di ba? Yes. So what is a perfect communication? This is one elementary level stone, but it's also good. It's soda light. Soda light. Ilagay mo, isama mo doon. Soda light. Oh, it's blue. So you put there, you have communication, you have attraction, and you have blessings, bounty, doon sa bowl na yon. Itabi mo yon. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nagre-represent na sarili mo, itabi mo yon sa sarili mo. So, with the protection stones, kasama mo yan. Yan, totoo yan, yung carnelian is for career. Carnelian is career. And then, among others, marami naman talaga na ano na pwedeng gamitin. Oh, so ito ha, Bistar. So ito, I'm sure a lot of people would love this question. So what about, syempre, may interviews, right? So ngayon, there are two types of interviews.
Ngayon, it's 11 like last, but 11, na, ngayon, interview nga, namin ngayon is because of pandemic, of course, ano na, virtual na, di ba? Virtual na. Kasi nga takot sila. So, yung second interview naman is the normal interview, which is, nandun ka, you have to be there on site, right? So, sabi nila, na dapat daw, every time you have an interview, nandun ka sa sector, sa tamang sector, para to imbibe, you know, positivity. Di ba? Hindi, may ganun daw eh. So, saan ka, saan ba dapat? Kasi syempre, pag nandun ka naman sa on-site, hindi mo naman masasabi. You can't even demand the hiring manager to like, oh, you know what? This is not my place. That's my place. You can't do that, right? Pero at least kung nasa bahay ka, you have the control kasi ikaw may hawak ng laptop at ikaw ang makipag-usap dun sa hiring manager. So sa mga tao po na kinakausap nyo, yung pag-bearing kayong interview, saan dapat sila pumuesto? Para okay. Sa, yes, for good luck. Na ma-hire sila, yes. Well, kasi katulad sabi ni Direk, totoo feng shui yan eh. Okay, so let's not be, let's give credit where it's due, no? It's feng shui that gives you the lucky places, no? Yes. Okay, so based on feng shui, the luckiest is the south sector of the house. So you grid your house. Again, gridding the house, meron din ako instructions how you grid your house or how you divide your house into 9 grids, okay? Sige, bibigyan ko kayo na little tip about feng shui based on sa ating feng shui expert na si Dr. Fogoso. But I'll just give you the lucky, ano, the lucky space, okay? The lucky area. And then, bitbitin nyo din dun yung crystals nyo, okay? So, the south is also good. The south is really good. South. The south sector, okay, okay. So, kailangan may compass, no? Tapos, ang question dito is, facing south or you're already nasa south ka or facing south? Pag nasa, kasi depende kasi sa grid yan eh. Titingnan mo yung grid. So, dapat nandun sa gitna ng south. And depende kasi sa grid ng bahay. Pag nandito kasi ka sa south, south kasi south, and then southwest, and then west. Humarap ka na lang na papuntang west. Kasi pag humarap ka dito sa kabila, nakaharap ka sa east, which is not a good position now. So, humarap ka na lang muna sa west. Yun. Okay, so dapat pala sa south. And you know, the right color, you have to wear the right color. Oh, what's the right color for interviews? It's blue. Blue-green. Ah, blue. Yes. Sa mga tao. The reason why sinasabi ko to kasi maraming taong walang work ngayon. So at least makakatulong. So blue. Lagi ako naka-pink. Ah, ito naman, sabi naman naka-pink. So blue pala to attract, no? So paano naman ito naman, Ms. Star? Siyempre yung mga iniintay ng lahat is, ay teka, thank you pala to Ate Donna, right? For giving the stars. Maraming salamat, Ate Donna. Okay. Question, what about those people na nag-iintay to ang love life? Paano naman si love life? Paano? So ano yung mga dapat nilang gawin? Yung mga ganito nilang... Yung ito, mga ang dami-dami kong crystals dito, Diyos ko. Ano yung mga dapat nilang gawin? Hindi ko na ka maalala kung ano yung mga nandito eh. Meron kasi ako mga braces kasi that I really studied. Actually, yung isa doon, which is really my secret, which is the back to sender and the protection stones, no, the bracelet. Okay. Hindi ko binibigay lahat-lahat until I have patented the combination. Kasi ang daming gumagaya. It took me 4.5 years kasi... it took me 4.5 years to try it on different people kasi dapat ganun eh. Yung meron kang basis na nakikita mo na nagtatrabaho, it works, no? But you see, yung aking combination ng bracelet, talagang ako sasabihin ko na talaga effective kasi ang daming testimonies eh about getting love life, na yung tamang love life. Yung iba nga nagpapakasal eh. Wow! You can find, I'll give you a secret. One of the stones there is morganite. Morganite. I think meron akong morganite dito, te. Hindi ko na maalala kung which one. Uh-oh. Morganite. Kasi, yung ibang tao, panay rose quartz lang alam, amethyst lang, yung obsidian, yung mga basics, no? Yung morganite, what is the role of morganite? Morganite finds you true love. Di ba what's important is true love? Oh. Okay. Pero may iba pang combination yan. Kasi meron din akong
bracelet na healing, healing of emotions, lalo na yung mga nag-break up. Ayan, so meron niya mga... Masakit, yan. Oo. Yes. Yung Morganite na yan, may combination yan. And I allowed one shop here, online shop in Manila, to distribute my crystals, no? And the owner of the shop is also a healer. She also focuses on love, no? She talks about love, energies, ganyan, ganyan. So, it's, ano, it's shop soulfully. They can ask, no? And then they can look for the combination stones. I do combination stones. Hindi ako si all-in-one, Jessie. I'll clear. Okay. Hindi yung bracelet na, ay, gusto ko lahat nandyan. Kasi ang reason, bakit hindi all-in-one? Dahil, ang tendency is humihina yung isang property. So, limbawa, prosperity gusto mo at gusto mong big time ang prosperity, bakit hindi mo isuot lahat ng prosperity stone sa isang bracelet na nag-work together? So, halimbawa at love, may mga iba pang kombinasyon yan eh. Yung Morganite na yan, may iba pang kasama yan. Na secret, hindi lang nag-iisa. Hindi. Kasi doon ko nakita, ito pala, ito nag-attract ng love. Ito pinagawa ko, Morganite lang. Nag-attract lang ng love, pero hindi naman true love. Na totoong-totoo. Medyo nagkahiwalay din sa atin. Ano ba yung para sure siya? O di, may combinations. Ginawa oh my God! Inaaral din, Jessie. Pero, they start, okay, for example, like, gusto nilang, mag-order, right? Do yeah. you ship here? The U.S.? Yes. Do you ship sa U.S.? They do ship all over. We just have to order kami niya. Unfortunately, kasi nga nandito ako sa province ngayon, so baka wala siyang mga stocks ko. Kung may stocks man limited, they just have to wait until the end of the month tapos para ma-place yung order sa akin. Where I get the stones, I get it from the country of source. So what I do is, if it's from Brazil, I order from Brazil. For if it's from Peru, I order from Peru, from Madagascar, Diretso. And then I just have it boxed, no? And then send it to me. Yan. So hindi po ako yung nandyan lang talaga sa Quiapo or sa Binondo. Oh, I import myself. Yeah. Wow. Yan. So ito pala, so yung, pag sinap mo sa mga, let's say, mga taga-US, right? So lahat yun cleanse na ba? Or once it, the yes. moment we receive it, can we cleanse it also? And so paano siya? Actually, I cleansed and programmed it. However, since may mga handling-handling, di ba? So it's better na i-cleanse nyo bago nyo gamitin. Kasi, okay. Lagi ko naman sinasabi yan, any stone, even though you trust where it comes from, yung handling po, paano? Di ba, a lot of people will be holding your package. Your package also, yung energies niyan, nag-permeate din sa loob ng na stone, di ba? Kasi hawak niya yung package. Okay. Here din, oo. And then, ang pagkuha ng stone, hindi dahil sa birth month ninyo. Ano ba yung purpose? Talk to May Seracarpio of Shop Soulfully. Ask her if you can talk. Kasi mahirap yung nag-chat. So ask for a time that you can say this. What is it? What are your intentions? Ano ba talaga? For example, sasabihin mo love life. Huwag ganyan general love life. Sasabihin mo sa kanya, I have a problem with like this, ganito. My partner and I could not understand each other. Alam ko na kung anong gagawin. Kasi I personalize stones also. Yun. Oh my ganun. God. Di mag-usap nga tayo. Order kami yan sa mga taga-Japan. Ate Donna, thank you. Donna Meseas Yamanaka, thank you. Ako, kanina pa nagsisend daw ng stars. Ato, si Maris Panillo. Ate, si Popsi yan, sobrang love namin yan. Siya ang aming sales and marketing ngayon, si Ate Maris. Sunlight, I was told, can be used to cleanse stones and crystals. Is it true? I have a video telling you what stones can be exposed to sunlight and what stones cannot be exposed to sunlight. My best pa rin talagang pang-cleanse is salt, no? Not water. Yes. Salt lang na. And then ending na yung water. Kasi yung water na yan, panghugas. Yung papatong mo o ililibing, you bury it in salt, yon. But you know, I did something just about a few months ago, like March. May binaon akong amethyst crystals from Uruguay. Binaon ko sa farm ko. And then I just got it, no? Kasi ang amethyst will really fade in sunlight. Why? I'll explain to you why. Kaya don't just watch. If you watch mga do-it-yourself, they don't explain to you that amethyst took
thousands of years na ma-form. And it's formed under the earth or sa caves, no? So when it's formed inside and it does, and sunlight does not permeate the cave, ibig sabihin nung pag nilabas mo yun sa sunlight, especially rose quartz, ha, magugulat ka na lang, sasabihin mo peke, kasi mawawala yung kulay. Kasi nga, diba sa loob nga ng kuweba at saka sa ilalim ng lupa, tapos bigla mo yung expose sa sun, mababago yung ano niya, yung composition. That's the reason why minsan, yung pag ano rin sa sunlight, ang sunlight pwede mong ilabas dyan. Even citrine, fades. Ha? Sunlight, pwede ang clear quartz. Pero again, do not subject din ang clear quartz mo ng 5 hours, 10 hours sa sunlight or sabi mo maghapon. No, bibiyak din yan. So you have, ang magandang sunlight is pagbukas ng bukang liwayway, like for example, 7, 8 a.m., ibabad mo hanggang 10 a.m. lang. Kasi otherwise, di ba yung harmful rays din niya, babaguhin niya. Yeah, okay. Para, so, parang yung sa skin din ng tao, di ba? Pag there's a certain time na, oh, God. Marami kasi, Jessie, nagdudunong-dunungan ngayon, hindi nila tinuturo na nagbe-break yan. Example, tinuturoan nila like azurite and malachite, ugasan daw. Malachite is very toxic also. Azurite, matutunaw siya. Depende kasi sa hardness ng isang bato. Dapat, bakit mo pupasain yung soft na bato? Yan. So wait, so ito kasi cleanse ko na lahat to. So is there any way that I can, pero to, salinite din to. Okay, ito. Yan. Yeah, that's so a shortcut. Mahal. Pero I'm like, you know what? At least I don't have to cleanse it all the time. So this is good. Yes. So, yes. Naka-program na to kasi, diba, I was asking for my affirmation and all. So is there any way that I can reprogram it again? When? Okay. When you reprogram things, you cleanse it again. Okay? So, kiklaris mo with salt. Tapos hugasan mo. Depende ha kung pwede hugasan. And then, i-subject mo sa sunlight ng sandali lang. Like for example, 30 minutes the most. And then kunin mo na. And then, since malinis na yan, don't touch it. Kasi when you touch it, and then marami kang thoughts sa isip, kailangan ihiwa-hiwalay mo na kung alin yung ipoprogram mo. Oh, hindi ko na nga maalala sa sobrang dami. Can you just reprogram it and then do, say your affirmation? Ito sa lahat na. Kasi I don't know which one is this for. Which one is this for. Hindi ko na maalala Mas maganda talaga alam mo yung bato. Alam mo, ganito gawin mo. Take a picture of it na may sunlight. Kasi pag when you take pictures kasi indoor and then nababago kasi yung color ng stone. So dapat nasa sunlight ka tapos dun mo kuhanan and then send it to me. I'll tell you for what is that. Ang swerte ko talaga, no? Friendly at the star. Ay! I'm so lucky. Imagine, kaibigan ko si The Stargazer. Kaya maraming salamat, Ate Pilar. Grabe, alam mo, ang daming gusto mag-order. So, The Star, so lahat sila pwedeng mag-order. Worldwide. Including mga taga-Japan. You can always look for May Seracarpio sa shop soulfully, no? And then you tell her, pakilang, no? Para at least malaman niya na malayo kayo, sabihin nyo agad, I am here in ganito. Now, you watched me at Jessie Dying's OEG 80. Okay. So, sabihin nyo lang ng ganon, I'd like to buy this for, this is the intentions. May I talk to you? Mas maganda yung nag-uusap kayo kasi minsan matagal pa po. And then finalize your order kasi I will be able to attend to that by when I come back by July 28. So, Masiship yun sa inyo ng August. So, remember, malapit na rin ang ghost month. Meron ding ghost month na bracelets. Ghost month? Yeah. What do you mean? Yung ghost month kasi, maraming elementals, marami ring spirits na go-roam around. It's also, the ghost month bracelet can also be used also when you're kasama dyan, black tourmaline, black obsidian, smoky quartz, and black onyx. Pangontra sa elementals. Yan. Ay, Tita Maxi. Mike, ang da... Alam mo, naloka ako. Ang da... Alam mo, meron ito pa. Meron akong binili. I think I asked you about this. Ito,
pag meron ka raw parang third eye, ano tawag dito? Lapis lazuli? Hindi eh, parang pang... Parang, Merlin Knight? Merlin Knight, yes. Merlin Knight, okay. Yeah, so, Merlin Knight is also, iyan ang sasabi ko sa'yo eh, di ba bago ang mga bato. Merlin Knight is also one, which is good, no? When you ask for the shop soulfully, not everything naka-display sa shop soulfully. Just ask if I have Merlin Knight. Itatanong yan sa akin, okay? Kasi I have a shipment coming in. I was waiting it last June di dumating. Hopefully itong July and August dadating na, no? And we have a lot of stones there, new stones. Merlin Knight and combined with lapis lazuli creates parang a door na opening for the third eye. Marami pa rin combination dyan, Jessie. So you can combine it with kyanite para at least na-cleanse niya at nakikita mo yung maayos. So there are combinations, no? Mga combinations. Pag-uusap tayo. Okay, go. Ayan, para at least alam mo kung ano yung suot mo. Ayan. My God. Hindi mo alala ko. Jessie, pagka yan, halimbawa, nag-open yung third eye mo, tapos wala kang pang-alalay. Ang pang-alalay mo should be kyanite kasi baka mamaya ipakita ng todo sa'yo kung ano yung pangit. Ayun, alam mo na ha, kung ano yung pangit sa spirit. Now, if you have kyanite with you, maano yun? Yun. Oh my God. Ayan, sabi ni Maris, kasi sabi si Maris. Oo, honestly, I'm a bit ashamed to say that I took... together with some of my family members, spent a lot of money buying expensive stones, crystals in New York Chinatowns, ring, bracelets, necklaces, jade, a nice store, not your run of the mill. Now, after listening to you, Mister, I think we were had, yeah. So, I know, sa marami talagang mga... Kasi alam mo, sa totoo madami kasing stones na, I don't want to be discriminating, no? But marami kasing stores na will not tell you, they themselves do not know what is authentic and what is not kasi. So they just sell, you know. Iba yung talagang person who really studies the crystals, no? And studying it where it comes from, I'd rather buy it from where it comes from. Parang ganon. So, meron din class kami, may grade AAA, may double A, may A, may grade B. Okay, may grade C pa. And most of the things that is being sold in these types of stores are grade B and C, which I don't, no? Kasi sabi ko nga, bibili ka rin lang eh, kung mag-i-invest ka rin lang sa ganyan, di dapat maganda yung quality. At hindi ko kaya kasi manloko ng tao. Definitely. Kasi when you, it's like this, I'd like you guys to be prosperous, okay? I'd like you to find your love of your life because if you do find it, you would be able to tell people it's very effective. So that's a nice way of marketing eh. It's not actually padamihan or pa anuhan popular, but it's more of if it does good to you, then I'm smiling because you're my trophy. So it makes me happy. I import this, you know, actually I have very nice friends also there. By January, February, Jessie, I really will make sure that I am there against the Gem and Mineral Show. Promise? You're going to be... Wait, are you coming to Arizona? Arizona. Oh, Arizona. Yeah. Parang ano yan eh, o parang diamonds yan. Totoo yan, Maris. When I go to Arizona, the thing is, you also have to be careful. Kahit saan tayo eh. Alam mo, to be honest, kahit saan ka pumunta, kahit sa Gem Show, kung pupunta ka doon sa convention, ang mahal ng entrance fee, but it's worth it. But ako kasi, I look around at the smaller gem shows around Tucson. Kasi, konti ang overhead ng mga yan. At saka pwede ka makipagtawaran. But of course, okay. I stay away from the merchants who sell fiberglass and glass. Kaya nagagalit din yung mga miners eh. Kasi... I don't want to say what country, but you already know what I'm trying to say. They're there and they're selling clear quartz na glass. Ano yun eh? That's why mas maganda kung pupunta ka, talagang pakinggan mo yung miner. Talagang pakinggan mo. Tapos tatanungin mo yung ano ito, do you have a certificate? Ganyan, ganyan. May certificate pa.
May mga certificate sila na may pinapaskil yan. All of these are mined in Yugoslavia, Russia, tapos may mga pictures. May mga ganon. And I only go to the credible miners talaga. Oh, so sa Arizona talaga nandun yung, kumbaga parang... The biggest gem mineral show convention in the whole world. Mm-hmm. Oh, how long will you stay here sa January? Maybe I can stay longer since nga I can do kumu naman on and who is not physically. I will really stay longer. Yeah. Punta ka dito ha? Yes, punta I promise. Punta ka dito. Ayan! My God. Tapos I siguro ang dami. Alam mo, feeling ko, Miss Testar, may mga taga-US na tipong gusto magpa-read sa'yo. Na tipong... Pwede. Yan. Okay. Diba? Isisked natin. Oh my and God. And also cleansing of their houses. And cleansing. Oo, i-cleanse mo na rin yung bahay namin. I-cleanse mo na rin. Wow. Grabe, Ate Star. 2 hours na tayo nagkukwentuhan. I'm sure sana marami kayong natutunan. Bitin na bitin. O, alam mo, sa totoo lang, mas marami pa dapat kaming pag-uusapan. Di ba dapat mas marami pa tayong mga topics? Kaso napunta tayo dun sa mga interesting talaga. Ghost stories. And hindi lang yun, ang dami namin natutunan ha, na hindi namin alam na ito pala yung mga dapat bitbitin. Na alam mo yun, ito pala yung sila. Oo. Grabe oh. Kung pwede lang mag-cross ng US border, count me in, Miss Jessie. Saan ba siya? Sa Angel Crystals? I think nasa Canada. Oh, mag-open na lang ng Canada. Oo. Malay mo. Kasi I am really thinking of going to Canada. I'll just get my visa siguro. It's easy for me to get a visa. Yeah. Oh, pwede. My God. I can teach you Angel Crystals. I'll teach you. Yeah. Oh my God. Alam mo, Testar, pag halimbawa papunta ka na rito or something, maybe we can, you know, like a meet and greet na pwede kang mag-reading. So we can post it and, you know, and then we can have a sit down with you. And then for those people who wants to have, you know, a reading with you for a few days, di ba? So isked natin yan. My we can God. Have a, we can do a good, we can, I can do a talk for free para sa inyo. We can do it. Galing! Naku, bait-bait talaga ni Ate Star. Ayan, Tia Maris, oh. And then browse around and stores in NYC and let's five them a lesson on the real. Oh, you know? Pwede. I'll teach him, yeah. Oh. Thank you so much. Grabe. Ay, teka. Last pala question. Promise last na to. Ayan naman ako sa laging. Promise last na to. What about, let's say, uma-attend ng mga wake? Diba? Yung mga wake, yung tipong namatayan. So, ano yung gagawin namin? Kasi sabi nila, may sumusunod daw, kaya may times na ayoko muna umuwi. Like, gusto mo ko munang pumunta somewhere. O pagpag ba tawag doon? So, ano yung pwedeng gawin? Can I just go home straight? Kasi antok na ako. Is that possible? Alam mo, actually, that's the reason why we have mga pangontra. For example, the ghost moth bracelet that I made, you can wear that sa wakes kasi they will say, huwag mong suotin kasi mamalasin. Alam mo, what is cleansing for? And you have to be protected para nga hindi dumidikit sa'yo. So, bring it with you, wear it with you, but then when you come home, you leave it outside and then cleanse it the next day. Or pagpasok mo, lagay mo kaagad sa asin, bitawan mo na doon, di ba? So, para ma-cleanse na agad, pwede naman. Yan sabi ni Pilar Mateo, bukod sa pagpag-Pilar, naiikot ka muna, di ba? Or you buy something. And then pagdating mo sa bahay, hubarin mo yung bracelet mo, lagay mo sa asin. That's enough. Yun. You cleanse it right. Yan. Okay. So, or kailangan daw, tawag dito, maghugas ng may salt water, ay may water, ay may salt, maghugas ka daw. Totoo ba yun? Before you go inside your house? Hindi naman. Kasi iba-iba naman mga sa cultures na yan eh. What you can do is just pagpag. Yung practice nating pagpag. Ewan ko for those kasi some people leave a bowl of salt in their front door sa labas. Okay. Now, pag naglalakad ka, papasok na ano mo, you get siguro as ganyan and then throw it over your shoulder. Para yung sumusunod sa'yo, hindi... yung sumusunod sa'yo, para hindi sumama. Kasi, di ba, usually the Japanese do this. They have a bowl of salt outside their door. And then, kukuha ka ng ganyan, iganon mo para hindi sumunod.
Pero sa akin, hindi na naman, kung talagang feel mo na may sumunod sa'yo, all you have to do, take a bath, and then at the end, pag nagbanlaw ka, na merong asin yung tubig. That's enough. That's enough. And then put your paano ko sumunod na sa bahay? Paano ko sumunod na sa bahay mo? Kasi umupo na, pumwesto na siya. Okay. Aalis siya. Tayo, na, okay. Hindi. Kaya nga tayo may sold all over the house. Yun. He will not maglagay stay. Na tayo, ha? Maglagay ka na. Every maglagay corner. Na kayo. Kailangan. Oh, every corner. Every corner, guys. So, ilagay sa ano, sa, ang tawag nito, dun sa, yung maliit na jar, and not the jar, the, shot glass. Natin. Shot glass. Ang dami namin dyan. Okay. Uh-oh. Kasi nagko-collect ako in different countries. I buy a shot glass. I don't care about it. Alam mo, lagay na natin sa so every corner, including your sa ano ba, sa bedroom. Okay lang? Yeah, four corners. Yeah. Okay, sige. Four corners of the room. Four corners. Basta any corner you can put. And also, to invite prosperity, please follow this, guys. Have plants, especially in the south section of the house. Plants. Yung ano, bamboo plant, maglagay kayo. Ay, meron kami. Okay, okay. As a south sector, kailangan ng plants. Oh, ayan, si Dr. Fogoso nanonood, oh. Ayan, maganda yan. Yan, resource person sa Feng Shui, ha? Yan ang aking... Oo, nandito. Baka pwede namin ma-invite. Oo, pwede. Baka namin siyang ma-invite. Dr. Fogoso, pwede ka namin ma-invite one of these days, paunlakan mo kami. So you can tell your story. Ayan. Naku, maraming salamat, Star. Thank you. Ang dami naming natutunan. Sa bitin na naman. And definitely, we will invite you again. Kasi hindi pwede, hindi, magiging suki na si Ate Star dito. Ang dami naming natutunan sa'yo. At saka ano, at saka, Ate Star, pwede bang ano, message kita tapos mag-order ako ng mga sinabi mong ganun. Oh, sige. Na, oo. Since ship naman pala sa naman pala dito sa US. Ah, sige. Thank you, Ate Star. Would you like last message mo to everyone and please plug anything. Please plug. Okay. We have a program at Kumu. That's every Sunday. Sunday sa amin po. Sunday din po sa inyo dito sa dyan sa Amerika. But it starts at 8 o'clock in the evening, which is 8 a.m. dyan sa New York, 8 a.m. hanggang 3 hours, 11. So sa amin dito sa Pilipinas, 8 p.m. hanggang 11 p.m. Now sa LA area, it's mas maaga eh. Ang dami yung nakikinig sa atin from LA, ano, Jesse. Yes. Sina Celia, sina Mario Villa, who works in Tom Bradley Airport. Nagtatanong siya kailan ako babalik. Sabi ko January, andyan na ako, magkikita ulit kami. You know, si Mario, recipient din niya ng mga bracelets ko. Pag nadating ako, may bracelet siya. It helps him. Okay. Yes. So, for those people who will be interested in the future, you just try to contact me sa Stargazer Philippines, let me know, or even Jesse, so I can do a small talk there sa, ano, sa New York. And hopefully, we'll see each other. And, you know, sa pandemic na ito, wag po kayong parang depressed. The more that you stay with a negative emotion, the more it's gonna linger and the more it affects your life. So there's no other way but to be smiling and to be hopeful. Kasi if you are negative about everything, kahit anong suot mo ng crystals, kahit anong suot mo ng citrine, kahit anong suot mo ng aventurine, hindi papasok ang good vibes sa inyo. It will always be repelled by negativity. Also, listen to your feelings and listen to your emotions then. Para at least you are doing a check and balance sa emotions niyo. And don't be afraid or even embarrassed to ask for help. That's the reason why we are here, to understand how we feel. Okay, so it's Sundays, Kumu natin, 8 to 11 p.m. po sa Pilipinas, sa dyan sa inyo umaga po. 8 to 11 din po na umaga, or sa LA area is 5 hanggang 8 a.m. Yan po, samahan nyo kami sa Kumu. I have a page, Stargazer Philippines, YouTube channel. Ang dami-dami nyo po I'm giving it for free. Stargazer Philippines din. Andyan po, ang Instagram din po natin, Stargazer Philippines. Ang dali pong tandaan, no? Stargazer Philippines. Stargazer. Yan po. Maraming salamat. Sa totoo lang, Tessa, ang dami kong natutunan talaga sa YouTube channel. Guys, sobrang dami, grabe.
Thank you so much, T-Star. Maraming salamat for gracing our show for the second time. O, at T-Star, sige, kailangan na daw namin magpaalam dahil nakakahiya. Imagine, two hours tayo. Naku, maraming salamat talaga. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng nanood. At lalo na dito sa US, 11:30 p.m. na dito na dito sa East Coast and sa mga taga West Coast naman, nag-uumpisa pa lang silang mag-dinner. Maraming salamat and I hope marami kayong natutunan. So guys, Kyla, I have to close the show na, ha? Okay, amidst the pandemic, let's all find ways to be happy and always be kind. Let's talk about it over a glass or two. Bye, the star. Bye-bye. FYE channel. Yes, FYE channel sa Kumu. And Ate Pilar, thank you. Bye, guys. Your mind and body rejuvenated with Monarch Montage, Skin Science and Medical Aesthetics, located in New York and Manila, bringing health and beauty wherever you go. From a simple Botox to a fat-reducing and muscle-mass-gaining EMSCO. For more information about their quality services and locations, call or text 917-633-7710 or email at monarchmontage@gmail.com. Monarch Montage, the beauty and health continuum. Popsies LLC, also known as MP Entertainment, MP Graphics, 1803 Sales and Marketing, MP Skins, MP Shirts, and Popsies. Visit www.marispanlilio.com. Call or text 908-906-9788 or email at info@marispanlilio.com.